dahil sa katotohan ang ipinapangar ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce in the hand. Yan, maraming salamat, Brother Angel. Ah, Brother Romel. Andiyan ka, Bro Romel? Palma? Wala yata. Wala si Brother Romel? Yes, po. Ayan, so ibigay ko sa iyo muna to, bro. Pagtulungan natin to si Jang Egia Belones. Kasi ang ito ang kanyang tanong. Pwede po bang paki-explain sa mas mauunawaan po ang aral ng Trinity? Kasi sa aral ng oneness, yung Ama ay siya ring bumaba na nagkatawang tao. Hirap po kasi akong maintindihan. So pagtulungan natin to. Ikaw muna, Brother Romel, explain muna natin ang Trinity at ano ba ang kaibahan nito sa oneness, Brother Romel? Alright. So maraming salamat, Brother John Reno. Actually, kung titingnan po natin yung aral po natin sa Trinity, ito po sa Biblia mismo natin, ito po yung sinabi particularly ng ating Panginoong Hesukristo sa, kung babasahin po natin ito sa Biblia, no, sa Mateo, Mateo 28, talata po natin ay ganito po, mga kapatid, 19. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito po, mga kapatid, ay ipinapakita o ipinapahiwatig po dito na meron po ditong distinct person po, no? Yung Ama, ayan, distinct po yan sa Anak at sa Espiritu Santo. So, ibig sabihin, hindi po pwede po yung Ama, siya rin yung Anak, at siya rin yung Espiritu Santo. Pero dito po ipinapakita na itong tatlo po ay iisa lamang kasi bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon, this is very impossible po yung paniniwala po ng oneness na maging makatarungan po ito. Dahil sa pagbinyag po sa ating Panginoong Hesus sa Jordan, ito po yung pangyayari doon. Sa 3:16 po ng Mateo. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Ayan. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. This is refer, mga kapatid, sa Holy Spirit, na bumabang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. So sa pagbinyag po sa ating Panginoon, nung umahon po siya galing sa Jordan, ay bumaba yung Holy Spirit, no, in the form of dove. Sa verse 17:1 po, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito, ayan ha, ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kung ilalagay po natin ng tama ang ating pagkakaunawa dito at atin pong bibigyan ng tamang pagkakaunawa din ang konteksto, sinasabi dito na ang Ama, hindi po siya ang anak. Dahil ang mangyayari po niyan ay naglolokohan lang dito ang pangyayari. Kasi sabi ito, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So hindi po iyan ang Ama. Kung mangyari man na ganoon yung oneness, na ang Ama, siya rin yung anak, sana sinabi niya, ako ito, no? Ako rin ang anak. Eh bakit hindi sinabing ganoon? Bagkos ang sinabi niya po, mga kapatid, no? Sa ng tinig, which is, yan ay yung God the Father, kahit na tingnan po natin sa mga biblical scholars, yan po ang God the Father. Na sinabi niya po, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan.
At yung Holy Spirit naman ay yung dumapo po sa ating Panginoong Jesucristo. See? Ito po ay distinct person ng Trinity. That's why Trinity is real. Real po yan. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin siya naabot talaga ang pagkakaunawa sa Trinity. Kahit St. Augustine did also his part na maunawaan ito, binigyan pa siya ng analogy. No? Kasi Trinity is a mystery, but Trinity is real. No? We can read in the Bible na merong tatlong persona ang Diyos, na itong Diyos na ito ay iisa lamang. Pero ang Diyos na ito ay hindi siyang Ama, siya rin ang Anak, at siya rin ang Espiritu Santo. Ang mangyari po niyan kapag sinabi natin iisa lamang, no, na ang Ama, siya rin yung Anak, ang Anak, siya rin yung Espiritu Santo, isa na sa creation po, mga kapatid, sana klaro na yung sinabi niya dito. Sana ganito yung sinabi niya, oh. Sa Genesis chapter 1, verse 26 po, basahin po natin muna. Oh. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon lithain natin. Remember po, sa grammar, sa wikang Tagalog na gramatiko po tayo, mga kapatid, lithain natin, it refers to a plural, no? Hindi po siya nangangahulugan na singular lang siya. Oh. Sana kung siya rin yung Ama, siya rin yung Anak, sana sinabi niya na lithain ko ang tao sa aking wangis, sa aking larawan. Bagkos hindi po ganoon, mga kapatid. That's why, kaya nga naniniwala po tayo na totoo at real talaga itong Trinity in monotheistic belief din po tayo, iisang Diyos, pero tatlo ang persona nito dahil makikita po natin yung ebidensya sa Biblia. Again, Matthew chapter 28, verse 19, yun yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na ibibinyag sa atin, pangalan mismo ng Diyos, na iisa lamang ha, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, but these three are distinct to each other. At sinasabi po sa Matthew 3:16-17 kanina, magkaiba talaga yung Ama sa Anak at Espiritu Santo, pero iisa lang sa pagka-Diyos. Magkaiba sila sa ano? Sa kanila pong persona, no? Iba yung persona ng Ama, persona ng Anak, at persona ng Espiritu Santo, pero iisa lang po ang kanilang pagka-Diyos. Brother John Ray? Wow, napakaganda ng paliwanag mo, Brother Romel. Maraming salamat. At dagdagan ko na lang patungkol dito sa sinasabi na oneness. Yung Ama ay isa ring bumaba na nagkatawang tao. Hirap po kasi ako maintindihan. Tawag po sa katuruan na yan, sister, is modalism. No, modalist. Mga sila po yung mga modalism. At ang aral po na yan ay inichapuera na po ng simbahan yan. No, inichapuera na ng simbahan yan kasi wala pong katotohanan yan. No, yung sinasabi nila na ang Ama nung naging tao na siya yung bumaba, naging Kristo. Tapos nung umakyat naman si Panginoong Jesucristo sa langit, naging Holy Spirit naman siya. Kaya nga modalism, three types of mode, Father, Son, and the Holy Spirit. Yan po ang aral na yan. Nagmula po yan kay sa isang nagalang anong pangalan ng church fathers na yon, naging heretiko, no? Patripassianism ang pinagsimulan ng aral na yan. Patripassianism means yung Ama ang bumaba, yung ipinako sa cross, yung Ama din. So doon po nag-umpisa yung namatay, yung Ama din. So yun po ang aral ng Patripassianism. At yung modalism, yung three modes of God, Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi distinct person yun. Iisa lang daw yung persona. Pero yung Ama, naging Anak, Anak, naging Holy Spirit. So napakaliwanag naman ang explanation ni Brother Romel. May tatlong distinction ang Diyos, Father, Son, and the Holy Spirit. No, so hindi pwede na yung Ama kapatid, no, kasi papaliwanag natin in Galatians 4:4, ito po ang wika ng banal na kasulatan, no. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos. So may nagsugo. Ano ang nagsugo? Diyos. Ang kaniyang Anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So yung Diyos ay may sinugo. Sino ang sinugo niya? Ang kaniyang Anak. Hindi sinabi na isinugo ng Diyos Ama ang kaniyang sarili. Kasi kung yung Diyos Ama ang bumaba, hindi niya na dapat tawaging Anak ang kaniyang isinugo. Sarili na sana kasi siya lang pala yun eh. Pero hindi eh, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, no? At John 3:16, ganun din.
John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin ng Diyos na ito ang Diyos Ama, sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi sinabi, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang sarili. No? Ngayon, dito tayo sa panalangin ni Kristo. Pinaliwanag ng Diba ni Romel ang distinction ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dito naman tayo sa pagpapanalangin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Makikita natin dito na iba talaga ang Ama, iba ang Anak, iba ang Holy Spirit. No? King James Version, John 14:16, ito po ang ating mababasa, and 17. Ang nagsalita dito ang ating Panginoong Hesus Kristo, and I, personal pronoun na I, first person, refer kay Panginoong Hesus Kristo, will pray the Father. So yung Anak, si Kristo, mananalangin sa kanyang Ama. Hindi niya sinabi, and I will pray to myself. So dito pa lang yung distinction, magkaiba na. And I will pray the Father. Mananalangin siya sa kanyang Ama. Ano ang kanyang ipapanalangin sa kanyang Ama? And He, ang He, hindi I. He, refer sa Father na kanyang pinapanalanginan, shall give you another comforter. So another na naman to. Sino tong another comforter nito? That He may abide with you forever. No, He, ang He, ito yung another comforter, yung isang He, na another comforter, hindi the same. No, sino ba yung another comforter? The Spirit of Truth. Ibig sabihin, ang banal espiritu. So dito, John 14:16-17, tatlong persona binabanggit. Ang I, ang Panginoong Hesus Kristo, nanalangin sa kaniyang Ama, hindi sa kanyang sarili, Ama. No? And shall give you another, hindi the same. Sino yung the same na personal pronoun din, He? Sino yan? The Spirit of Truth, ibig sabihin the Holy Spirit. So dito kapatid, makikita din natin, tatlong iba yung persona talaga. No, ang nanalangin, ang pinapanalanginan, at ang inihingi ng nananalangin, ang banal na Espiritu Santo. At sa panahon na ipinako, sister, ang ating Panginoong Hesus Kristo sa krus, ang huling hininga niya, ang huling panalangin niya sa kanyang Ama, ganito, ito ang ating mababasa. And when Jesus had cried with a loud voice, He said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, He gave up the ghost. So dito, napakalinaw dito, no? Bago mamatay ang ating Panginoong Hesus Kristo, anong sinabi niya sa isang malakas na boses? Father, hindi niya sinabi, myself. Kung siya lang yung Ama, dapat sinabi na dyan, myself, into my hands I commend my spirit. Ganun sana ang sasabihin ni Panginoong Hesus Kristo. Kung siya lang ang Ama, pero hindi eh. No? Grammatically speaking, ibang persona ang kanya kinakausap. No? He said, Father, referado sa kanyang Ama, into thy hand, I commend my spirit. At isa pong napakalaking blaspheme ang pagtawag ng Father sa ating Panginoong Hesus Kristo na yung kanyang Ama. Dahil ang ating Panginoong Hesus Kristo din mismo, sister, in Matthew 23, verse 8. Ano ang sinabi ng Panginoong Hesus Kristo? 8 and 9. No, basahin natin ha. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all you are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Kaya hindi pwedeng ang Father na refer sa Ama ay siya yun, kasi nasa langit lang daw ang tunay na Ama. Huwag nga daw tawagin Ama ang sino mang nasa lupa eh. Kasi yung Ama ay nasa langit lang, sabi niya. Call no man father in the earth, for one is your father. Proper noun. Which is in heaven. Saan daw yung Father? Nasa heaven, wala sa lupa. Sino pangalan nun? Sister Jang Igia Belones. No, so yun pong aral na oneness, no, or yung dalawa kasi yung oneness eh. Mayroong unitarian, mayroon ding modalism. Pero yung bumaba, yung modalism, hindi po, mali po yun. No? Mali po, napakalinaw distinction ni Brother Romel. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, magkaibang persona po 'yun.
no, na meron pong iisang authority sa pangalan. Yung pangalan means authority. Iisa ang kanilang authority, meaning they are only one God, but distinct three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Yung bumaba ang Ama, hindi totoo yun, kasi sabi ni Panginoong Jesucristo, no one called Father here in this earth, because iisa lang ang inyong Ama, na saan? Nasa langit. Brother Jando? Bro Jun Ray, yes, Brother Angel. Yun ang aral ni ano, Kibuloy. Oh, Kibuloy, yan. Kay Kibuloy. Oneness yan si Kibuloy. Opo, yun po yung isa sa mga ano niya, no? Kaya nakakatakot. Huwag kayong mga aral na ganyan, baka makulit. Ang nakakatakot kay Kibuloy, Brother Angel, kasi yung sarili niya, ginagawa niyang Diyos, eh, naging quartet na yung Diyos ngayon. Kawawa rin, no? But let's keep praying na lang po, no? Kasi nabiktima din siya. May ikaw. Ang nangyari kasi sa kanya, Father Bob, anong tawag doon? Na 5 taon daw siya sa bundok, si Kibuloy. Pagbaba niya, nakausap daw niya yung Ama, si Father. So sinabi niya daw, siya na daw in-appoint niyang Son of God. So ano kaya ang ano doon sa exorcist? Pagdating sa spiritual warfare, Father Bob, yun ang pinakakwento niya, 5 taon siya sa bundok. At sabi niya, kumakain lang daw siya noon, puro saging ba? Banana ba? Oo. Lagi niyang binabanggit yun eh. So pagbaba niya, appointed Son of God na siya, Father. Anong klaseng fallen angel yun? Huwag kayong maniwala sa kwentong kutsero. Pwede ko rin gawin. Hindi, ibig sabihin baka yun nga, yung fallen angel siguro kausap niya, Father, tama? Yun nga, yun, delikado nga yung pinag-usapan natin. Kapala niya si God. Kausapin yung demonyo. Kasi, yung mga sinasaniban, di ba? Maraming tao dyan sa Pilipinas dito, wala namang kung karanasan ganyan. Yung sinasaniban daw, ang Santo Niño nagsasalita. Dito isang beses lang, ang Mahal na Birhen nagsasalita. Ako ang kinausap, pati si St. Michael, Gabriel. And then I discovered later on na the same demonyo lang para yung nagsasalita. Kaya ang sinabi ko, wag mong akong linlangin, manloloko ka. Mandarambong. Kaya pag sinabi mo mandarambong, lumabas yung totoong kulay. Kaya yun, delikado. Delikado yan, mga ganun, no? Na nandun ako sa bundok, tapos may kausap ako, may napakita sa aking anghel, no? Pero, pwede natin ma-apply yan sa ano yung harassment ng demonyo, no? Kung totoo man yun, let's verify it historically. Pero sa aking kutob ay kwentong kutsero lang yan. Invented, no? Kaya mag-ingat tayo sa mga ano. Pwede ko yung gawin yan. Ako, nagkausap ako ng Panginoon kanina. Sinabi ko na ganito, ganiri. O maniwala din kayo. Ako. Pag malaman ng bishop yan, i-verify muna kung may sakit ang ulo ko. Kaya kaya nga may diagnostic interview. Padala muna ako sa psychiatrist para malaman kung anong totoo, di ba? Maraming correct verification dyan kung sa mga ganon-ganon. Tayo mga Pilipino, that's part of our weakness, no? Madali tayong mapaniwala. Sabihin, oh, may lumipad na isang kabayo. At, talaga? Ayaw, naniwala na tayo. May kabayong lumilipad. Hmm. Ganon tayo. Madali tayong malindang. Kaya yung pag sinabi nga ni Kibuloy na Father, na ako may ari ng kaluluwa nyo, pumapalakpak pa sila. Oo nga. Ano ba yun ako? Aside from being heretic, no? Naku, walang logic. Ano bang may ari ng kaluluwa mo? Anong ibig sabihin? May ari ng mundo. At saka, Father Bob, ang nakakatawa dito, yung statement niya na hawak niya ang push button. ano ba 'yan, missile operator? Pag siya lang daw ang nagkokontrol ng pag push button, pag pinindot niya yung push button, end of the world na daw. Kasi ngayon nasa kulungan siya, hindi niya ma-push button kasi naiwan yung remote. Okay, naiwan siguro rin. Kaya sa atin talaga mga kapatid, no, yun, madali tayong maloko, madali tayong malinlang. Kasi tayo, weak ang ating pananampalataya. Sa mga patutuo, mga superstitious belief, very tayo, yung fertile land ang culture natin bilang Pilipino. Dahil madali tayong maninlang. Sabihin oneness, oneness na kaagad. No? Pag sabihin asno na lumilipad, nandoon ako. Yes, lumilipad na.
So, ganun tayo. Kaya nandito tayo sa punto per punto, mga kapatid, dahil meron tayong magisterium, no? No, hindi tayo ang ano, ang doktrina. Meron tayong simbahan. Yan ang ating Mother Church. Amen. Na siyang talagang nangangaral sa atin. Kahit na ako sa sarili ko, hindi ko pwedeng sabihin yun. Ako ang doktrina. Ako ang sundin ninyo. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Ano lang ako, naglilingkod sa simbahan. Ipinangaral ko lang yung itinuturo sa akin. Amen. Hindi bawal nga mag-invento dito. Diba? Kaya nga lagi tayo may dokumento, sabi ng katekisim, ayon sa Biblia, ayon. Hindi yung ayon sa sarili natin. Correct. At eh, even in the Bible, Brother John Ray, yung pastor na yun, oh. Ayon sa kanyang opinion. Ayon sa kanyang opinion. Opinion lang niya yun. Kasi opinion lang talaga niyo, Father Bob. Kasi objectively, sinabi niya ng mga apostol na ano eh, na makakapagligtas talaga ang water baptism, sa kanya hindi pa rin eh. Opinion lang talaga niya yon. Ang pangit opinion pa sa opinion niya. Hindi yung doktrina. Kasi yung doktrina. Correct. Walang ano, yung walang logic, walang coincidence sa ano, Holy Scripture. Amen. Divine revelation. Dapat may tinatawag na reconciliation of truth. No? Correct. Kasi may sabihin dito, lumipad yung asno, dito naman, ang naglalakad yung asno, paano yon? Correct. O lumilipad o naglalakad, yun ang problema. Di ba? Kaya, yung reconciliation of truth dapat kasi gagamitin natin yung ginamit mo kanina yung ano logic aside from the Holy Scripture. Hindi naman pwedeng explain through the Holy Scripture, di ba? We are trying our best na merong ano may scripture, no, may documented siya, pero ang pag-interpret nga sa Holy Scripture kailangan din ng logic. Hindi pwedeng maliteral yan kasi delikado nga eh. Yes, Proverbs 3:5, lean not by your own understanding, sabi ng Diyos. Have faith to your Lord and lean not by your own understanding. Yan ang sinabi ni God eh. So yung mga ano ngayon, mga sekta, mga sulpot na yan, no? Yan ang some primitive churches, yung mga heresy, mga pari, obispo, mali ang mga ano, tinuturo, nahulog sa fallacy, nahulog sa heresy, yun. So, kapanahunan nila. Ngayon, sa atin naman dito, maling pag-interpret ng Holy Scripture, mali-mali, hindi na maniniwala sa ano, sa may anghel na nagpakita sa akin, demonyo na palang kinakausap, di ba? O. Kaya sa atin, ang simbahan, pag may mga apparition, hindi ka agad naniwala, biniverify yan. Medjugorje, how many years na yan, ano, na apparition yan. Pero ang simbahan, walang sinabi. Diba? O yan. Kasi ang simbahan, talagang, ano siya, he stand for truth, no? Kung walang katotohanan dyan, walang doctrinal evidence at saka foundation, hindi pwedeng ipangaral, hindi pwedeng ituro, no? Delikado. Kasi yung kaluluwa ng tao, pag mali ang itinuro mo, mahuhulog sa impyerno yan. Pati yung nagturo din, si Second Peter 3:16. Ay, naku, totoo yun. O yun, tama yun. Sanhi ng pagkakasala sila lalo. Mm-hmm. Mas matindi. Oh. Meron nga dito, yung relativism dito, ang lakas. Sabi, may nag-text sa akin, dalaga, sabi niya, Father, sabi ng, ito, yung pastor do yun, na hindi daw kasalanan yung premarital sex. Ano? No. Grabe. Sabi ko, harassment na yun ng demonyo. Paano ko ituturo yun? Sabihin ko sa mga young, yung people na that is normal. Relativistic idea, di ba? Hindi pwede yun. Ang kasalanan. Kaya yung one day nag-exercise ako, sabi ng demonyo, lahat na hindi nagdi-denounce ng mga kasalanan, mga maling pangangaral ay sa akin. Uy, totoo yan. Kasi pag dinidenounce mo ang kasalanan na hindi, wag do not touch that evil, talagang sa kanya ka mapunta. Yan ang kanyang ganyang mensahe. Kaya delikado pag nagtuturo ka ng mga fallacy, mga heresy,
sa demonyo yan, maano, may, no, deserve sa demonyo yan. Siya ang mga ano yan. Father, kasi, naalala ko si Brother Eli Soriano, ang dami, million-milyong mga Katoliko na ano niya, at ang tinuturo niya, okay lang, huwag kayong, hindi mo niya kailangan pakasal, sabi ba naman? Okay lang yan kasi si delikado yan. Ano pala ng demonyo yon, no? Hindi wala silang idea na aral pala ng demonyo yon. So inaano niya yung mga tao mag-sex na mag-sex kahit niya. Basta't nagmamahalan kayo, wag na kayong magpakasal sa pari, sabi niya. Basta't nagmamahalan kayo, sabi niya. So nakakatakot, Father, no? Nakakatakot. Ganyan nandito, relativistic mentality. Ano na, wala ng morality. Ang ano lang, pag accepted by the society, okay na yan. Hindi na yung kasalanan. Ang dami rito. Hindi na nga, that is not, ano, na yung, kung skandalo lang, ako ang unang may skandalo dyan sa, sabi, ah, hindi yan subject sa confession. Hindi na yan kinukumpisal. Ano? Ano ibig sabihin yun? Okay. Yung mga premarital sex, mga contraceptives, yung anti-life ano na mga gawain, eh, hindi na yan subject for confession? No. Never. Kaya, mientras tanto, nabuhay tayo, makasalanan ako, makasalanan tayong lahat. But we should denounce it, say it, what is real. No? Anong kasalanan? Hindi mo i-justify. Sabihin mo, ah, yan, pwede na yan siguro, pwede naman siguro, ganun lang. Basta, ano lang, no, hindi pwede yun. Categorical dapat ang turo. Kasi yan ang turo ng simbahan eh. Eh, hindi naman tayo nangangaway. Pero, ang categorical. Pag sabihin, ito ang tunay na simbahan, wala nang iba. O, categorical yan. Pag sabihin mo, kasi lahat ng relihiyon, pwede na maligtas ka. Eh di, pati ako ngayon, palitan ko ng relihiyon ko. Pag maligtas ako sa ibang relihiyon dyan, yan, maraming mga expression na yan. Delikado yan. Heresy. Fallacy. Na lahat ng mga reliyon, pwede ka maligtas. Kahit anong reliyon mo, pwede ka maligtas. Eh, pag ganun yan, relativistic mentality na yan. Eh, paano yung Katoliko? One of those religions. Di ba? Matagin mo sa ano, yung pantheon, no? Siguro hindi pa kayo nakapunta sa Rome. May pantheon diyan, yung tinatawag na Temple of the Gods and Goddesses during the Roman Empires. Eh, yung mga Diyos-Diyosan diyan nilalagay yan, yung place of worship, kahit ng anong mga Diyos-Diyosan diyan. Pagdating ng mga Kristiyano, sabi ng caretaker doon, sabi niya, oh, ilagay niyo na yan si Kristo diyan sa loob. Nagprotesto sila, hindi. Si Kristo ay hindi Diyos-Diyosan. Siya ang hari ng mga Diyos. So, lahat ng mga pinaniwalaan sa pantheon, ang hindi lang pumasok dyan si Kristo. Hindi pinapasok. Kasi si Kristo, sabi ng mga nanampalataya, ay hari ng mga Diyos. Kung meron mang mga Diyos-Diyosan, siya ang hari. So, hindi siya pwede dyan na gagawin one of those gods, no? Goddesses. Hindi pwede. Si Jesus ay hari. He is the king. Kaya hindi pumasok dyan. Ngayon, nawala na yung mga Diyos-Diyosan. Ngayon, sinong pumasok dyan? Sinong naghari sa pantheon na yan? Ah, si Kristo. Nagiging shrine na yan dyan. Simbahan na. Yan ang maganda.